Gilbert muna, Kumila, ating tatanungin nga. Gilbert, good morning! Good morning, kabayan, at sa inyong mga taga-pakinig. Ito, bell pepper naman ngayon ang tinapon. Nung isang araw, isang linggo, kamatis. Ano ba ang dahilan talaga nito, Gilbert? Bale, sa report ng aking mga marketing staff is noong Saturday, Sunday, medyo wala or napakakunti ang buyer na dumating dito sa NBAT. Kaya mayroong mga bell pepper na hindi nabenta. Kaya malamang yun yung mga naitapon. Pero kahapon, ang presyo naman na is 70 to 80. Tapos ngayon is 90 to 100 per kilo ng sultan na bell pepper. Oo. Ay, meron pa mga negosyante ang kumukuha dyan? Meron na marami nang dumating kahapon at saka ngayon, kaya ito tumaas yung mga naitapon, malamang yung mga hindi nabenta nung Sabado at saka Linggo. Yun. Oo. Ay, but then, wala bang kumukuha dyan na pinamimigay o ano? Meron naman, pero ang bell pepper din kasi kapag na-spoil ang bilis po. Sa 8 to 10, 20 hours, talagang masisira na lahat. Kung depende po sa itsura ng bell pepper. So talagang madaming supply. Bakit maraming supply? Parang marami ang supply dito kasi kunti yung dumating na buyer noong Saturday at saka Sunday. Pero bakit kaya? Parang katamtaman naman. Oh. Hindi, bakit kaya kakaunti ang buyer na dumating? Yun din po yung hindi natin maano kasi pag tinitingnan namin yung data, kung minsan may araw na 2,000 darating na sasakyan, kung minsan nasa 1,000 lang. So hindi po namin maano yung pagdating ng mga buyer. Saan nanggagaling ang mga buyer? Sa iba't ibang parte ng Luzon, na Metro Manila, Central Luzon at Cagayan Valley, Isabela at Cagayan, dito po namimili. Okay. Maraming salamat, Gilbert. Good morning. Maraming salamat at hopefully po tataas yung presyo para wala nang maitapon. Maraming salamat. Si Gilbert Kumila po ay GM ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.